Magandang gabi, ako si May Rodriguez at ito ang Newsroom Weekend sa CNN Philippines. Bagyong Henry na asahang lalabas na ng bansa mamayang gabi, pagbaha at malakas na ulan naranasan sa Northern Luzon. Presyo ng langis bababa sa susunod na linggo pero presyo ng ilang pangunahing produkto nagtaasan na naman. At P-pop group na First One may bagong music video, makakausap natin sila ng live mamaya. Hindi man tumama ang bagyong Henry, pinag-iingat pa rin ng mga otoridad ang mga residente lalo na sa landslide-prone areas. Alamin natin ang pinakahuling sitwasyon sa Hilagang Luzon live sa Tuguegarao, Cagayan, ang aming correspondent na si Stanley Gahete. Stanley, kamusta dyan? May nagpapasalamat nga ang maraming mga residente sa Cagayan Valley dahil hindi tumama ang isa noong Super Typhoon Henry. Marami kasing landslide-prone areas dito sa rehiyon. Pinasok ng malaking baha ang bahay ni Cristina Claro nang tumama ang bagyong Florita sa Cagayan, 2 linggo pa lang ang nakalilipas. Pero mas natakot siya nang gumuho ang bahagi ng lupa at ilang bato sa likod ng kanilang bahay na nasa tabi ng bundok. Natatakot din po sir. Gumuguho kapag malakas ang bagyo. Isa ang bayan ng Baggao sa Cagayan na madalas tamaan ng landslides. Malapit ito sa Sierra Madre. Kahit hindi bagyo ba, pagkakit na mga monsoon lang. Ito mga areas na elevated areas, yung mga rugged terrains, nasa sedimentary lang kasi siya. Kaya madalas yung pag mga ganyan na may mga pag-ulan, medyo hindi solid yung klase ng bato. Kaya yung madali siyang madurog pag nasasaturate ng tubig. Bukod sa masamang panahon, nakaapekto rin ang tinatawag na human interference gaya ng kainin, pagpuputol ng mga puno, pagtira sa matataas na lugar, pati na rin ang quarrying at pagmimina. Kung na-assess yung area na alanganin, mas maganda yung mag-relocate kahit na sa kabuhayan. Pinipili pa rin nilang manatili pero yun nga, mas malaga yung buhay pa rin. Samantala, mahina hanggang sa katamtamang lakas ng ulan na may kasamang hangin ang nararanasan sa probinsya ng Batanes. Sa bayan ng Basco, hindi pa rin sumisikat ang araw. Makulimlim at malakas ang bugso ng hangin pero halos walang ulan. Sa pinakahilagang munisipalidad ng bansa na Itbayat naman, kinailangan na rin ilagay sa mas mataas pa at mas ligtas na lugar ang mga dati nang inakyat na mga bangka dahil naaabot pa rin ito ng malalaking alon. Sa baybayin naman ng Apari, maulap at mahangin pa rin hanggang sa ngayon na may panakanak ang pag-ulan. Hindi pa rin makapaglayag ang mga mangingisda dahil sa maalon na karagatan ng Babuyan Channel. Sa Calayan Island, nagsisimula nang maglinis ng kalsada ang mga residente. Humina na rin umano ang bugso ng hangin sa lugar. Ayon sa Regional Director ng Office of Civil Defense, Batanes at Hilagang Cagayan na lang ang mas naapektuhan ng bagyo. Dito naman sa Tuguegarao City ay medyo maulap pa rin at may paminsa-minsang pag-ambon. Ganito rin ang inaasahan sa iba pang lugar sa Region 2, lalo particular na sa Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya. Naka-alerto pa rin naman ang otoridad at mga local official, lalo't nasa loob pa rin ng weather monitoring area ang Bagyong Henry. At yan ang latest. Balik sa'yo, May. Stanley, nabanggit mo nga na nararanasan ngayon ang malakas na hangin at pag-ulan, partikular sa Batanes at sa Itbayat naman, may nasira pa raw na riprap. Kamusta naman ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar ngayon? May ayon sa mga otoridad, partikular na sa bayan ng Itbayat at Basco, ay hindi naman nawala ng supply ng kuryente, maging ng cellular signals at internet. Maayos pa rin naman ang komunikasyon. At dagdag pa rito ay bagamat naging mahangin at maulan sa mga lugar na ito, ay nadadaanan pa rin naman ang mga pangunahing kalsada. May. Maraming salamat, Stanley Gahete, nag-uulat ng live mula sa Tuguegarao, Cagayan.